Hello there, everyone! Tinmates and Tintalkers, kumusta? Welcome to another vlog dito sa ating channel, Christine Babos Channel on YouTube and Christine Babos Channel on Facebook. Hello, hello, hello there! Alam niyo, exciting ang aking topic ngayon, lalo na yung aking mga guests. Kasi, the girl, ito na, si the girl at the boy ito. Yung the girl, matagal ko nang kakilala kasi nga kasama ko siya lagi. Kapag nagbabazar ako, in-invite ko siya lagi. Isa siya sa mga top celebrity bazaristas ko at kaigandang babae talaga. Pero prior to the bazaars, nai-interview ko na siya noon pa sa Star News at talagang napaka-business-minded niya. Nung nasa Star News, in-interview ko siya tungkol dun sa kanyang Italian restaurant at iba pa niya mga businesses. Ngayon, isa na siyang married woman! And for the first time, makikilala ko, via StreamYard pa ha, makikilala ko formally at makakausap ang kanyang hubby. The newlyweds, let's all welcome Ara and Dave! Hi. Welcome to my channel, Christine Babos Channel. Kumusta na kayong dalawa, newlyweds? Okay naman kami. Mabuti. So it's been what? June 30 kay kinasal, di ba? Yes. Yeah, malapit so, na kami mag 2 months. Yay! Happy second, guys! Woohoo! First of all, thank you, Ara. Thank you for saying yes. Yes, thank of course. And thank you, Dave, also for saying yes to this interview. Hindi pa tayo, di ba, formally nag-meet or nag-meet in person, correct, no? Yeah, ngayon tama, pa lang. Ngayon pa lang. Hello, StreamYard. Ganito ang pandemic, guys. Years from now, atin mapapanood ulit ito. Ganito nagkikita na yung mga tao. Normal na normal ito ngayong pandemic. And as we tape this, guys, lalong hindi muna dapat nakikita-kita in person kasi ito na may Delta variant, guys. Kaya, tsaga-tsaga muna tayo sa StreamYard. Pero anyway, parang malayo man malapit din. Nandito lang naman kayo sa tabi ko. Parang nandito lang, oh. Ganyan lang, yeah. Oo, so bati muna kayo guys sa ating mga teammates. Yun ang tawag sa ating mga channel subscribers eh. Mga teammates! Ayan. Hello mga teammates. Yeah. F to everyone. Ayan. Na-interview na ba kayo ng maraming beses din about your life as a married couple o hindi pa naman masyado? Hindi pa. Hindi naman. Hindi pa. Hindi pa talaga. So, ngayon pa lang i-favor yung full length. Yes. Full length. Ay, bongga naman. Thank you, guys. Oh, so, syempre, after the wedding, there was the honeymoon. So, kwento muna. Kwentong pulot gata. Pulot gata? Kumusta ang honeymoon, guys? Okay, honeymoon. Okay naman. Mabilisan lang. Natawa naman ako sa term na mabilisan. At saka muna. Talaga naisip ko. Hindi, ano yung mabilisan? As in, how many days lang ba? Yung honeymoon nyo? 3 days. Three nights, to be exact. 3 nights, 4 days lang. Yes, and, ang bilis nga. Just very private. Just shot ako lang. So, nagkaroon kami ng pagkakataon talagang thoroughly sa isa't isa. Siyempre, hindi honeymoon yun, kundi tayong dalawa lang. Hindi, talagang dapat lang na dalawa lang kayo at walang mga nakasilip dyan. Kaya mag-honeymoon, dapat dalawa lang kayo. Loka. Oo nga, hindi ko sabihin, yung talagang yung ano intimate na tayong dalawa lang, na wala tayong iniisip, kundi tayong dalawa lang. Ayun. O, diretsahan na. May I ask kung meron bang nabuo? Nabuo talaga. O, kung mag-asawa, wala. Planned or not? Plano nyo yun na talaga na wag mo na magka-baby or gusto nyo pero wala pa? Gusto. Kasi very memorable. Very memorable yung honeymoon kasi alam mo na. So, dumating si ano, may bisita. Oh, yung timing. Akala ko may bisita. Yung timing. Di, totoo nga. Dumating yung bisita. Oh, di ba gusto namin kaming dalawa lang tapos maybe yung bisita dyan, no? Ay, naku. Ito talagang bisitang to. Bad trip naman yung bisitang yan. Panira. O, di dapat, yeah. Dapat may katuloy yung ano pala, honeymoon. May part 2 ba yung honeymoon? Oo, dapat may part 2. So, pag medyo ano na, okay lang lahat. Yes, wala, pero na-enjoy namin yung moment, yung nag-walk lang kami sa beach, yung ganon. Pinifeel lang namin yung hangin. Tapos, gigising kami kung kailan kami magising, ano mo yun? Tama. Yung hindi nagmamadali. Kasi dito sa atin, laging may,
oras na kailangan ko magising kasi because of our work. Ano yung memorable? Ayan, yan. Gusto ko yung ganyang kwento. O, bibigay ko sa iyo yung picture. Oh. Ah, with matching picture. Yes. Ano-ano yun? Anong memorable na yan? Papi? Sinulat niya sa Sun. Dave, oh. Love, Ara. Talagang ano, very doon kami mas talagang naka-focus lang time namin sa isa't isa. Na-enjoy ko din yung umupo lang kami sa sand, tapos nakaganon lang ako sa lap niya, yung head ko. Tapos walang tao, walang, parang sarili namin yung ano, mundo. Alam niyo guys, as a married woman, appreciate ko yung mga ganyang mga moments na hindi kayo kailangan mag-usap. Yung you understand each other doon sa silence. Ang sarap ng feeling na yun. Diba na nag-uusap pa rin yung mga puso nyo. Next naman! Yeah. So, sa puntong ito guys, isi-stop ko lang muna to R&D kasi hindi ako sure kung natpindot ko yung record. Habang 8 minutes pa lang. Sandali. Naka-live tayo. Kasi bakit naka-live? Naka-live saan? Eh, hindi naman ito naka-connect. Saan tayo naka-live? Nadali lang ha? Nadali ha? Kung naka-live man tayo, hello. Kung sino man ang nanonood sa atin. Oo, galap talaga. I-end ko muna ito, guys. Diba? I-end ko muna ito. Kasi tataka ko, bakit nakalagay live? Hindi recorded. Wait lang ha? Ganap eh. Stop ko muna ito ha. Mag-usap muna tayo sa Viber. Wait lang. Okay. Recording started. Yun. Alrighty guys, ito guys sa part 2. Yon, part 2 na ng ating chikahan portion. So, ito na. So, tapos na yung honeymoon. Sabi nga nila, back to reality after 3 days. So, ano yung unang-unang naramdaman nyo nung pumasok na kayo sa bahay nyo bilang mag-asawa na? Hindi ako makapaniwala na asawa ko na siya. So, it's really masaya. But till today, lagi ko hinahanap yun at gusto ko marinig yun every day. Ako kasi, taga-gising niya. Ako yung, nagsiset ng alarm pag kailangan niya gumising ng ganitong oras. Pero mahilig siya, mahilig 5 minutes. snooze. snooze. Human snooze. Relate ako dyan. Ngayong pandemic, work from home ba kayo? Work from home, pero ako, magsistart na ako ulit mag-lock-in taping. Wow! Paano yan, Dave? Lock-in taping? Alam naman natin ang lock-in taping, matagalan yan. Ilang buwan? Probinsyano? Yeah, probinsyano, kasi extended kami. Oo, bali, gano'ng kakatagal mawala? Mga 3 weeks. Oo, ready ka ba dun, Dave? 3 weeks? Parang hirap. Actually, yung isang araw nga, hindi ko makita, parang... na palayo pa yung location namin, kaya... Oo, saan? Ilocos. Alaka, ang layo. Hindi pwede susulpot si Dave, si Silip, or something. Ilocos dati kasi. Dati kasi Batangas lang eh. Yun. So yan, medyo malayo-layo pa. Do you still write each other love notes or love letters? Pag nagbibigay ng card, pag monthsary, anniversary, gano'n. Simple gift. Lagi merong card. May letter rin naman minsan. Lagi may card. Short messages. Where do you keep the notes? Ako rin yung nag-keep. Ako minsan, nag-keep ko sa wallet ko. Nice. Especially kung yung mga... or yung letter na talaga cash sa wallet mo. Yung words na talagang pag hindi tayo magkasama, pagkasahin mo. So ganito guys, kasi dito sa may sisimulan ako dito sa aking channel. Ang tawag dito, 10 with teen. Tatanungin ko kayo ng mga 10 sa buhay nyo ngayong mag-asawa na kayo. Ayan na, 10 with teen. 10 things that you love about being married. Ako yung I love being with her na alam ko kasama ko na siya sa panghabang buhay. Yun, 10 each ba kami o both na yon? Both na. Pwedeng 5-5. Tig 5. Conjugal. Ito na. Nakaisa na si Dave. Tulong tayo. Being married, meron ka ng katuwang
every decision you will make. Ayon. Which means dalawa na yon. The decision will be better. So, decision will be better at hopefully. Pero Ara should always say yes. Baliktad kami na say yes. Third, syempre, I have my matatawag ko na I have my own family na. Yes. Who will take care of me and Mandy and who will take care of him. Yun. Isa pa doon yung ano yung parang you feel secure that hindi ka na lang dahil hindi ka mag-isa being married ka na. Laging may nagsusupport sa'yo at laging during the times na hindi naman laging all good times, meron rin times na hindi naman good, meron kang ka-partner in life na nandyan para sa'yo. That's very important. What I love most about married life. Yung nakakasabik umuwi kasi you have a home and you have a complete family. I think yung isa sa pinakagusto ko rin pinag-aasikaso sa akin. Masaya ako doon. Happy ako doon because kahit na yung simple na may siya mag-aasikaso, may coffee ako, na dati ako lang. No? So, yeah. Ako din. Gets mo? Oo, gets ko. Kasi dati ako small, lang din. The small things, but those are the most important things, I think, na in a married life. Six na relationship. It can be also yung pag nagluluto ba si Ara for you? Ikaw ba nagluluto for Ara? Naglalaba ba si Ara for you? You know, things that married couple do. Ano, na si Babe naman ang pinaglulutuan ako. Ikaw yung mahilig magluto, pero siyang nagluluto for you. Oh, meron kasi siya mga special. Yung mga recipes na maaanak ko pa sa lola ko, sa nanay ko, na tinuturo ko sa kanya, tsaka dun sa mga nag-help sa amin sa bahay. So, yung mga traditional na mga cuisine na hindi commonly na niluluto. Yes. Like what? Pero like what? Like what? Naman, share naman dyan. Ano yan? Ano yan? Sa aming, ang tawag, lutong tuyo sa amin sa Laguna. It's like kapitada, pero ano siya, we call it lutong tuyo. So, you can actually mix chicken or pork. Put egg there, so that's one. Then another is yung sinigang na bulalo. So yung sinigang, imagine mo bulalo. So kung paano lutuin, how it's being prepared. Tapos kung meron pa siyang bone marrow. Lagi kang makeup kado. Ay! Bago ka matulog, kasi dadasal, may kasama ka nagdadasal. Actually, every morning and every evening, literally, we always pray. Yes. And we hug each other. So, yung sinabi niya, it's really important for us that na matutulog kami ng may peace kami. Yes. Masaya kami. Although, I'm sure naman in every relationship, meron kayong konting tantrums or anything. Pero, we promise ourselves in our married life na matutulog kami every single time, even before, na masaya. Na may peace tayo. Na hindi magka-away or something. Bago matulog. And the next day is a new day. It's a new life for us. So, yeah, so it's really like every day, it's like a courting day for both of us. For me, gusto ko siyang laging nililigawan every single time. Pinokus ko lang sa inyo para, di ba, may intimate chances. Yung ika-ten naman, ika-ten. Ten, I love, gusto mo ako? Oh, ikaw? I love having a husband. I love having a husband. You love having me? Oo, I love having him. So yung susunod kong 10 things, parang related din dito kasi 'di ba, nasagot niyo na yung 10 things that you love about being married. Eh ito kasi susunod na tanong ko naman is 10 things you love about each other. She's very honest. I can trust her 100% without a doubt. Second, and third, anything we talk about is hindi ka magano, walang wala kang
wala kang isipin na siya, everything is, ano, it's real. It's real, no? So, and, Noga, honest, real. Honest, real, third. And masipag, napakasipag. Yes. Napakasipag. Amen. Niya. Thank you ako sa sipag niya. And, true, true. Kung kulang ang 24 hours sa isang araw sa kanya. At the same time, ano, very entrepreneurial. Very fourth. Progressive siya. So, ibig sabihin, hindi siya stop para maging successful. Hindi lang sa career niya sa being an actress, but also being an entrepreneur. Very creative. That's number five. Very creative siya. Very friendly. Not only to other people, not only in camera, but also in real life. So, yeah, true. And hindi, ano, very approachable. Minsan siya pa yung mag-aano sa'yo, mag-co-connect. So, not, na, you know, very, you know, that's something special about her na mag-connect siya. Wala siyang pinipili na kung sino, regardless of your status. Yeah. Sabi kanya, or kung ano kanya, may message kanya. So, it's important na para sa akin, what I like about her. Then, at the same time, ito na ba yun? Then, walo. Walo. Alam mo, yung physical niya, ano, pag nakikita ko siya, lalo kung ano eh. Ano, para akong natutunaw eh. Hindi, may... Hindi, kapag tumibo ang puso. Talagang ano, totoo yun. Oh, eight. Lagi akong ano, nine. Lagi ko siyang laging gustong tingnan. Nine. Yay! Gusto ko yung presence niya. Nine? Mm-mm. Sorry, matagal. But gusto ko yung ano, lagi ko siyang kasama. Makes me, ano, happy. Alive. Nice! Wala siya, parang hindi ako alive. Then lastly, last but not the least, Inside Out. Super. She's beautiful Inside Out talaga. Maxi! That's Hazel. So, yes. Kaya ako, certain lahat ng mga ako sa kanya. Ano bang terms of endearment nyo pala sa isa't isa? Kami ni Julius, babe. Kayong dalawa, ano nga pala? Bebe. My bebe love. Si Dave naman ang gusto ko sa kanya, pagiging mapagmahal sa family. Okay. Yun, very honest. Tapos, very sweet. Very loving. Tapos, generous siya sa mga lahat ng tao, yung tipong susubo na lang niya na may ibibigay pa niya sa iba. And then masipag din. Sinasabi niya masipag ako. Sa totoo lang kaya ako na siya nagustuhan. Nakakita ako ng kasinsipag ko. Okay, and then very responsible na father and na husband. A trustworthy na tao. Lalo na pagdating sa trabaho, grabe, as in talagang mapagkakatiwalaan mo siya. Binubuhos niya lahat din ng ano niya, pagmamahal niya dun sa, as in talagang lahat ng energy niya andun. Siyempre, nawi-witness ko yung hirap niya eh, na nalilesan yung time namin dahil sa work. Oo nga, pero... part of what we do. Oo nga. Kumbaga... Connect ka na. Kasi di ba pag nag-work ako matagal din ako nawawala, so ayun, natataon lang minsan natang 8 na to, so dalawa na lang. Uunahin niya talaga isipin ako bago siya. Kumbaga hindi siya selfish na tao. He's not selfish. And then sobrang ano, loving husband, and I know he'll magiging ano siya, loving father sa future ano namin, kid. Oh,
I must say then, Dave, kasi ako witness din ako sa mga sinabi mo about Ara kanina, sa mga bazaars, hindi lang alam ni Ara, nag-o-observe ako, nakita ko talaga na wala talaga siyang pinipili. Totoo yan sinasabi mo, lahat sa kanya kaibigan, lahat kinakausap niya, whether ito yung customer niya, ng kanyang mga binibenta, or yung gwardiya. Nalala mo, Ara, nung sa isang bazaar, outdoor venue, napakainit, pero si Ara, ang dami-daming nagpapapicture sa kanya, nakangiti pa din sa, kahit ang init, pawis na pawis na. Tapos yung mga gwardiya, concerned pa siya sa mga gwardiyang nagbabantay sa kanya, Dave, ha? As in, tinatanong niya pa, okay lang kayo, yung nakita ko yun eh, na ikaw concerned sa nagbabantay sa'yo eh. Di ba, trabaho nila na i-bodyguard ka kasi pinagkakaguluhan ka na. Tapos nakakatawa kasi, kasi pati sila tinutulak eh. Di ba? Talagang kagundi. Natago mo ba yung, sana natago mo yung video na yun, Ara, pwede nating magamit dito, yung nagkakagulo sa'yo. Tapos, hindi ko naalasan yung video. Totoo, lahat ng sinasabi nila, even before I met Ara, na sabi, mabait yan. Mabait na artista yan. Mabait sila. So ako, I'm blessed na nakita ko yun for myself at na-experience ko for myself, Ara. So you're so blessed to have each other. Talagang match made in heaven kayo. Dahil ganun din naman si Dave, di ba? Sabi mo, hindi namin mili ng tao kausap. So talagang swak na swak kayo. Ayan. So ito na. There you have it, guys. I hope you enjoyed part 1 of my interview with the newlyweds, Ara and Dave. Syempre, dahil mahabang aming chikahan, may part 2 ito. Stay tuned for part 2 of my interview with the lovebirds. At dun sa part 2, malalaman nyo kung ano yung top 10 wedding gifts na natanggap nila. Sino yung top 10 na pinasasalamatan nila bilang married couple? Abangers na, guys. Teammates and Lycans, and don't miss part 2. Do share this part 1 if you love this vlog. Give it a thumbs up and of course comment down below. Thank you guys and stay in love. Faith, hope and love.